Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. Buhay Delivery po! Magdi-deliver kami ngayon habang pupuntahan namin ang isang nanay na pinagmamalaki niya ang kanyang lechon roll. Halika, samahan niyo kami! Nandito na tayo ngayon sa isang tinaguriang The Wonder Mom. Halika, samahan niyo ako para malaman niyo ang kanyang kwento. Ano na po ito katagal at ano na po yung beneficyo na nakuha natin dito? Yung sa lechon roll, actually 1 year pa lang naman siya. Nag-start kasi ako niyan, meron akong supplier. Tapos nakikita ko na lang yung, nakikita ko kung paano ginagawa. Kaya naisip ko, para syempre makatipid din or sariling kita na lang. Ako na lang yung isang gumagawa. Ikaw na yung gumagawa. Pero ito, ano po? Yung timpla, nakuha mo to sa iba, tapos pinasarap nyo lang? Pinasarap lang. Opo, inagdagan, in-enhance lang namin yung lasa para, syempre, para mawili mga customer nyo po. Pero ayun, so far naman, yung mga customer naman, lagi naman silang mawili. Regular. Okay, okay naman. Ayun ma'am, ano yung, saan nyo po nakuha yung timpla? Sa dati nyo ba't trabaho o paano nyo? Nakita nyo lang, sinerge na lang sa YouTube, tapos na-enhance nyo lang yung timpla nyo? Oo, gano'n. Una, nag-search kami sa YouTube, tapos tinignan namin kung paano rin ginagawa ng supplier ko dati. Tapos, ayun, dinagdagan lang din namin yung lasa. At yun, nagustuhan naman ng mga customer nyo. So, kumbaga, ito, yung negosyo na lechon roll, negosyo na ng pag-lechon roll. Parang pinagtulong-tulongan na lang lahat. Ayun. Ma'am, bago kayo nag-dosyo ng lechon roll, ano yung trabaho niyo po? Dati, ang trabaho ko, sa restaurant. Na receptionist, tapos naging food and beverage attendant sa catering. So, hindi kayo nalalayo dun sa ginawa niyo? Opo. Kumbaga, step by step lang, tapos gusto nila magsarili, kaya nagawa niyo yung lechon roll. Oo. Gusto ko talaga kasi magkaroon ng sariling business. Yan lang talaga yung, ano ko, yung sariling gawa, lahat, kahit sariling timpla. Pero ma'am, hindi ba nakakapagod na, siyempre, pag office kayo, mas stable yon. Ito, yung sarili nyo, dalawa yung ano nyo dito eh, kasi pwede kayo malugi, pwedeng pagod lang yung makukuha nyo. Kasi, kumbaga, sobrang effort yung kailangan niya dito. Sobrang tiyaga, sipag, lahat na ilalagay niyo para hindi kayo, hindi malugi. Sa pagod, nakakapagod talaga. Okay. Pero, enjoy ka naman sa ginagawa mo, di ba? Tapos, kasama ko pa yung mga anak ko. Nababantayan ko sila ng, nakikita ko kung ano yung mga ginagawa nila araw-araw. Kumbaga, namomonitor ko lang. Paano yun, ma'am? Ikaw yung nagtitipla nito? Opo. Paano yung nagtitipla? Sa'yo na? Sarili na. Sarili. Tapos, yung deliver, kayo din? Kami na din. Paano yung binibenta online? Sa online, kung ko lang siya. Opo. Mag-message siya. Tapos, redirect. Madami naman kayong customer. Kumbaga, sapat naman yung pinikita niyo doon sa pagbibintang online ng lechon roll. Okay naman. Okay naman. Sa ngayon, siguro, siyempre, naiintindihan natin mga tao. Pagaling lang din sa gastos, diba? Pero, ayun, laban lang. Continuous pa rin. Walang buwan. Ayun. Ma'am, ano yung nagtulak sa inyo para gawin nyo na kayo yung nagtitimpla, kayo yung nagluluto, kayo yung nagdi-deliver? Paano yung sistema doon? Ano yung tumutulak sa inyo para gawin nyo? Ano namin dyan, syempre, yung lasa na magugustuhan talaga ng customer. Opo.
para syempre hindi lang sila isang beses bibili at kundi paulit-ulit. Kaya ginawa na lang namin na kasi syempre pagka kumuha ka sa iba, tipid yung ingredients. Okay. Sa amin kasi hindi namin tipid. Kaya talagang gustong gusto nila. Kahit wala nga daw ano eh, wala nang sausawan. Okay. Masarap ang lechon. Paano nyo dinideliver yun, ma'am? Kasi parang pataka ko. Paano nyo dinideliver? Siyempre, paano kung nag-order ang malayo? Ano yung minamotor nyo? Actually, nakakarating ako ng Pasig tsaka BGC. Bayani Road. Opo. Yun. Nakabike lang ako. Nakabike lang kayo? Nakabike lang ako. Tsinatsagaan nyo yun? Tsagaan lang naman kasi talaga. Kailangan kung talagang gusto mong kumita, tsatsagain mo talaga lahat. Diba? Yung hirap, ano na lang yun eh. Ganun talaga kasama sa ano, hindi ka naman. Wala naman trabaho madali. Opo. Diba? Pero ma'am, ilan yung mga anak nyo, ma'am? Apat. Apat sila. Mm. Yung panganay ko, graduating na ng senior high. Opo. Yung pangalawa, grade 8. Tapos yung pangatlo, 5. Saka yung bunso ko, 2.5. Ayun po. So yung lechon roll, yung lahat ng gastos dito sa bahay, sa mga pag-aaral, doon po yung nagagaling. Kasi yun sa pag-aaral naman ng anak ko, wala naman silang tuition eh. So, syempre sa ngayon, pandemic tayo, wala naman silang baon. Internet lang talaga ang binabayaran. So, syempre, yung mga gastusin sa bahay, ayun, tulad ng bayad ng bahay, bills, ganun, pagkain araw-araw, yung mga ekstrang bibilhin. Na rin yung ginagawa ng lechon roll, ma'am. Ano yung nakuha yung beneficyo doon? Marami na din. Mag-experience ko rin. Wala ka na tips. Opo. Nag-enhance yung knowledge ko. Pagdating sa mga ganyan na. Kasi dati wala naman talaga akong feeling sa ano. Wala na di ba tayo? Sa ngayon, yan na yun naging priority ko. Kasi syempre, kailangan eh. Kailangan kumilos eh. Diba? Hindi na kayo nag-iisip na babalik kayo sa dati yung trabaho, iiwan yung negosyo ko. Hindi na. Focus na lang ako sa business. At least dito, hawak ko yung oras ko. Nagagawa ko yung mga dapat na gawin na hindi ko nagagawa dati nung nagkatrabaho. Ayun po. Ayun mo. Kasi ang yung binibenta nyo, aga pa lang, ubos na. Ano yung sikreto nyo na ginagawa dyan sa sauce mo? Sikreto? Actually, wala naman sikreto yun eh. Ano lang. Talagang kailangan mo lang talagang money yung lasa. Ano lang? Makuha yung lasa. Yung panlasa nila. Yung sa, ano, sa kwek-kwek, yun yung kulay orange na yun. Siyempre, pati yun, nilalagyan din namin ng pampalasa din. Kayo rin ang gumagawa. Lahat, sauce, sa inyo na lahat yun. Lahat. Okay. Lahat. Yun. Paano pati yung cheese stick, homemade. Homemade lahat. Ma'am, ano naman yung masasabi nyo? Kasi, siyempre, galing kayong opisina, napunta kayo dito, nagsariling negosyo kayo. Ano yung masasabi nyo sa mga tao na nagbabalak pa rin ng negosyo na may makapanood sa'yo, gayahin kayo, na paano nyo masasabi na itong ginagawa nyo, eh, magandang negosyo. Kahit tingnan, maliit lang, bariya-bariya lang. Payo po na lang sa ano, payo po sa mga tao na makakita sa inyo na bala kayong gayahin. Ano po yung masasabi nyo sa kanila? Ano lang, tsaga lang. Ay, darating talaga yung time na mahina, gano'n. Pero huwag lang susunod. Laban lang, gano'n lang ano ko. Kahit na mahirap, kakayanin. Pero ito ma'am, lahat sa ito, lahat o. Okay. Mga paninda dito. Ayun ma'am, wala bang gayuma dyan ma'am? Kasi ayun ma'am, nakita ko si ate kanina, bumili, tapos bumalik ka naman. Wala ba kayong nilagay na gayuma dyan? Wala po. Nilagay. Kasi, mamaya, wala po. Bumabalik sila dahil sa gayuma, hindi sila po wala mo. Wala naman po. Masama mag-isip ng gano'n. Masama yun. Opo. Kaya maganda yung natural lang na ano. Talagang gusto ng ano. Opo. So, syempre, kailangan yung
like na naka-smile ganun, nakikisama pa rin sa mga customer. Okay. Kayo pala ma'am si ano, si Wonder Woman. Kasi Wonder Woman. Kayo nagtitimpla, kayo nagdi-deliver, kayo na lahat. Tapos binabike nyo lang 'yon. Ganun kayo. Pag yung ano, pag syempre, pag sobrang layo na hindi na talaga kaya ng bike. Apo. Ano, nagpapasama ako sa asawa. Ano, nagmumotor, motor naman ginagamit. Pero ma'am, wala ba kang malalim na nagtulak sa inyo para iwan yung trabaho ng opisina, ipagpalit yung ganitong negosyo? Ikaw mismo yung mahihirapan? Ikaw yung mag-iisip? Okay. Wala naman, kasi masaya naman ako sa ginagawa ko. Kasama ko ba yung mga anak ko? Yun. Yun lang naman yung anong gusto ko lagi kong namomonitor kung ano yung mga ginagawa. Ayun, masaya naman. Okay. Kahit mahirap. Yun. So, wala na talaga. Wala talagang sekreto dito sa ginagawa nyo para sumarap yan at balik-balikan ng mga wala tao. Wala po. Sekreto lang yan talaga. Yun lang. Kailangan mahal mo yung ginagawa. Mahalin mo yung ginagawa mo. Yun lang. Wala na talaga sekreto. Yun lang yun na pinaka secret na ingredient. Yung mahalin yung ginagawa. Dapat gusto mo yung ginagawa mo, syempre. Kasi pagka hindi mo gusto, hindi magsasama magiging success. Hindi obra. Hindi talaga mag-click yung business. So kahit sino, kapag pumasok sa negosyo, kapag hindi minahal yung negosyo, wala talaga mangyayari. Babagsak. Kasi kumbaga, ginaya mo lang, nakita mo kasi malakas. Ikaw naman, syempre, nagsabi mo, malakas, gagayain ko. Ayun. Wala, lugi. Ganun nga ang nangyayari lagi sa amin eh. Pag nagtitinda ako, nakikita nila, nagkikip talaga lagi yung panita ko. Ganun. Tapos ginagaya ka? May gumagaya. Hinayaan ko lang sila. Kasi syempre, kailangan din nila yan eh. Hindi mo naman kailangan magdamot. Baga share your blessing yan. Opo. Yun, so yun lang talaga ang sekreto. Ang sekreto lang talaga, mahalin yung trabaho, mahalin yung ginagawa para makamit mo yung tagumpay. Yun. Tama. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.